Alright mga kabro, magandang umaga sa inyong lahat. Yan. So, ito nga pa lang yung overall natin is yung ating pinalitan ng clutch housing na may pusa-pusa. Yung huling video natin na EXT125. Yan, ito yung pinalitan natin na clutch housing na bago. Okay? So ito, pinabalik ko siya dahil nung chinek ko yung motor niya, yung salpakan ng clutch housing niya mga kabro. Yan. So yung salpakan ng clutch housing nito, yung pinion gear mga kabro, napansin ko masyado ng maluwang. Yan, ito siya mga kabro. Tignan nyo ay... Ayan, ito yung salpakan ng clutch housing mga kabro. So, napansin ko to, masyado nang maluwang yung bushing. Yan, yung bushing niya sa loob. Kung makikita nyo, kalakas ng uga. Kaya siguro nasira yung ngipin ng gear. Kaya nagkaroon ng pusa-pusa. Dahil dito sa pinion gear na to, maluwang na yung bushing niya sa loob. Yan. So, ito yung dahilan kung bakit nasira yung kanyang clutch housing gear. Yan. Okay, sobrang luwang na at sobrang alog na rin mga kabro. Kaya ang sabi ko sa niya, huwag mo nang patagalin yan. I-overhaul natin tong motor mo at bumili ka ng pinion gear. Kaya ito mga kabro, yung pinabili ko sa kanya na bago. Yan. So ang bili niya dito sa Paniki ay 980 pesos yung bili niya kanina. Itong pinion gear na to. Yan. So salpak na natin. Wala na siyang alog mga kabro. Yan, okay na to mga bro. Okay. So, salpak na natin tong gear. Nilagay na natin yung washer na manipis. At dito rin mga bro, yung special washer. At, yan, yung ating kwarta. Yan yung segunda mga bro, kahit baliktaran okay lang yan. Tapos may isang washer sa ibabaw. Okay. So assemblein na natin itong mga to para may salpak na natin. Yan, segunda. At may isang washer. Dito salpak natin yung tersera. Tapos dalawang washer mga bro. Kahit magkabaliktad yan, okay lang. Isang washer, tapos dalawang bushing. Yung mas manipis. Ang unahin natin dito. At yung ating primera. Tapos washer at isang bushing at yung kanyang idle gear. Yan. Tapos isang malapad na gear. Okay, salpak na natin to mga bro. Yan, unahin na muna natin itong kick axle assembly. Salpak na natin yung spring kick, yung lock at yung washer sa ilalim. Yan. So, okay, so habang ina-assemble natin to mga bro, magsha-shoutout muna tayo mga bro ha. Yan. Shoutout kay okay, shoutout kay RBMG. Yan. At ganun din mga bro kay Catalina Nakamura at kay Japong Skiramos ng Imus Cavite. Yan, ganun din mga kabro kay Mac James Prado from Pasig City, yung nagpa-convert sa atin ng 5-speed transmission sa TMX155 niya. Ganun din kay Darwin Cahigal mga kabro, shout out. At ganun din kay Ian Anis from Moncada, Tarlac. Shout out din kay Kopi Kopi mga kabro. Pa-shout out din kabro pusa-pusa mechanic or katok mechanic. Ganon din kay Albert Palarca, shout out. Yan. At kay Samuel Dakigan from Poponto, Bautista, Pangasinan. Yan. Ganon din kay Motors and Outdoors watching from Tuguegarao City. Yan. Maraming salamat mga kabro sa inyong suporta. Yan. So nilagay na natin yung transmission set. Langisan na lang natin to at salpak na rin natin yung crankshaft. Yan, crankshaft, sunod natin. Tapos, lagyan na rin natin yung center gasket niya. Center gasket at crankcase. Okay. So, ang bubuin natin dito mga bro, yung bandang pinakailalim na makina lang. Yung pagsalpak ng block at cylinder head,
ay hindi na natin tatapusin sa video. Papakita ko na lang sa inyo mamaya pag natapos na natin. Okay, dito naman tayo sa bandang side. Itong, yan, hindi na siya umuuga mga bro, hindi kagaya nung dati. Yan, nung pinalitan ko to ng clutch housing assembly, masyadong malakas yung uga niya. Pero nawala yung pusa-pusa niya. Yan, so ang sinabi ko sa may-ari mga bro, huwag niyang patagalin, baka masira ulit yung clutch housing na inilagay namin. Kaya ngayon ibinalik niya, yan, binaba namin para mapalitan yung kanyang pinion gear. Yan, para tumagal na yung kanyang clutch housing assembly na nabili. Yan. So, lagyan na natin yung oil pump gear. Tapos, ito yung clutch housing mga bro na nabili nung customer natin. Yan, lagyan na natin to. Para hindi na siya masira mga bro. Hindi na magkaroon ng pusa-pusa. Or halinghing sa motor mga bro. Yan, lagyan na muna natin tong tornilyo ng cover ng oil pump. Kung magpapalit kayo ng panggilid ng 155 sa mga TMX125, mga ganitong motor, buong oil pump housing papalitan nyo pati yung gear. Yan, kasi hindi ka match yung oil pump gear lang ng 155 sa housing ng mga ganitong motor. Yan. Okay, lagyan na natin yung rotor oil pump. Tapos, yung kanyang washer. At yung kanyang castle nut. Okay, mga kabro. So, igpitan na natin to. At isunod na natin ilagay yung kanyang circlip. Yan, ganito lang ang lock niya dito sa may bandang clutch housing, mga kabro. Sa may bandang clutch lining. Circlip lang. Yan, mga rusi. Mga ganyan. EXT, circlip lang yung lock. Hindi kagaya ng mga TMX125, Honda, TMX155. Na may castle nut din sa bandang clutch housing. Okay, so lagay na natin yung gasket at takpan na natin to mga kabro. Okay, so hanggang dito lang yung video natin ha. Hanggang sa babang makina lang yung ating binuo. Yan, pakita ko na lang sa inyo mamaya pag nabuo na natin lahat yung makina at isalpak na natin sa chassis. One eternity later. Okay mga kabro. Eh si brother Lito nilalangisan niya yung preno may pit daw. Yan, nabuo na natin yung makina ni EXT125 mga kabro. Napalitan natin, ito lang ang pinalitan natin dito mga bro. Pinion gear. Maluwang yung bushing. Yan, so napalitan na natin, salpak na natin dun sa chassis niya. At shoutout kay Kagawad. Magandang tanghali po sa lahat. Yun, tanggalin mo yung mas mo ha. Maganda po, tanghali po sa lahat. Dami na po kayo padi dito. Lundi po. Lundi po kayo. Ano yung sabi mo? Sabi ko magkatatangali sa lahat, tsako. Ay, ganoon. Kumain ka na? Ah, kakain ko lang. Kami, hindi pa eh. Okay, so lagay muna namin to. Itong makina doon para kakain muna kami mamaya, no? Sige, okay. Sige na. Wala problema yan, ha? Okay, mga kabro, tapos na natin yung EXT125 na pinalitan natin ng pinion gear. Yan, pandarin mo na, kabro. Pandarin mo na, boss. Oo, pandarin mo na. Ito yung napalitan, mga kabro. Isa lang. Isang gear lang, mga kabro. Oo, sayo na, boss. Membrance. Yun, no? Tahimik pa rin yung makina niya. Push button, may push button yan. Panghiwa ng kalsada to ah. Okay bro, road test mo na. May-ari mismo yung magro-road test mga bro para malaman niya yung performance ng motor niya ngayon. Yan yung dating yung ginawa natin ha, yung may pusa-pusa dati. Yan. Wala ng pusa-pusa. Wala ng pusa-pusa. Oh? Pumisang kalsada din po. Tapos la pumispisang kalsada, jay tambot yun ha. Tambot mga kabro. Tumo
Kumunit. Murang! Una ka naman tayo. Tatanan na yung mga kabro. So nato yun. Nakamalpay tabako niya. Alias pogi. Ayos, ayos. Ayun na mga kabro. Maraming salamat sa inyong panonood at kay boss. Ayan, tapos na yung motor niya. Yan. Si Sir Erickson de la Cruz, yung may-ari ng EXT-125. Yung pinalitan natin ng clutch housing na may pusa-pusa. Oh, halinghing mga kabro. Okay, so hanggang dito na lang tayo mga bro. Hanggang sa susunod na vlog. Pagpalain kayo ng Panginoon.